Pakinggan naman natin yung ating mga government agencies. NBI muna ako, kaya Attorney Magno, if I may. Attorney Magno, nung humarap po sa inyo si Kath, ano pong sinabi niya sa inyo? Good morning, Madam Chair. Good morning, Honorable Senators. When Kath visited our office, actually mayroon po siyang sampina. But the subpoena was dated way before. So nung pumunta po siya sa ating tanggapan, it was ahead of the subpoena issued. So she went there together with her counsel. At sinabi niya po doon na nagpunta po sila sa opisina para po magbigay ng kanilang testimonya, kanyang testimonya, at para din po linisin yung kanyang pangalan. Oh, kasi parang voluntary yung pagpunta at pagharap nila sa inyo before yung subpoena, andun na sila. Miss Kath, kasama ng abogado nila. Opo, lumalabas pong ganun, ma'am. Alright. Madam Chair. And could you say, kasi kanina nabanggit ko na rin yung usapin ng mga doppelganger, mga lookalike. Could you say na sadya gumamit sila ng mga lookalike ni Guo Huaping para malito yung mga law enforcement natin? Maari pong isa yan sa tinitingnan namin naging intensyon nila. At in fact, nung lumabas po yung mga ganyang impormasyon, ay nagsikawarin po tayo ng ating mga surveillance dito po sa mga sinasabing kamukha o sadyang paglihis sa ating mga law enforcement agencies. Doon po tayo sa sadyang paglihis. So, batay sa surveillance nyo at iba pang investigative processes nyo, anong masasabi nyo tungkol dun sa paglilinlang, yung deceit na ginamit ni Guo Huaping para pagmukhang tanga yung ating law enforcement agencies? Sa aming pong palagay, ito po ay hindi naman po namin sinasabing kanyang sinadya o ano, but ito po ay isa sa aming observasyon. At kaya po ito ay aming sinundan at unfortunately, hindi naman po ito naging positibo. Hindi naging positibo? In the manner po na sinubukan po nating manmanan ang mga close associates at sa mga amin pong ginawang pagsusurveillance ay hindi po namin nakita yung presensya ni Mayor Alice ko. Dun sa posibleng paggamit ng mga look-alike para lituhin tayo, yun ba yung paraan para napirmahan yung counter-affidavit at napanotaryo yon kahit wala na siya sa bansa noon? Isa po yan sa anggulong tinitingnan natin at sa ngayon po ay may mga ginagawa pa po tayong pagperipika dito po sa isang posibleng taktika po na ito. So posible rin na yung taong nakasakay sa sasakyan at ayon sa affidavit ni Kadante ay kumaway sa kanya at posible o malamang ay pumirma unless totoo yung kwento ni na Miss Kath at Miss G, posible yung taong yun sa sasakyan ay isang lookalike lamang ni Guo Huaping. May posibilidad po yan pero katulad po ng nabanggit ko, Madam Chair, ay bineverifika po natin to sa iba pa pong procedure para po matiyak po natin. Tapos paki-share po sa komite kung ano na ang alam ng Bureau tungkol sa paano umalis si Guo Huaping. Sa ngayon, Madam Chair, ay patuloy pa rin po yung pagbe-verify natin. Although meron na rin pong mga leads na tinitingnan po tayo, siguro po pagka mas kompleto na po ito, ay may sasubmit po namin ang aming report. Well, maraming salamat para doon, Attorney Magno. I suppose isa sa mga leads o possible na mabubuo yung kwento ng kanyang pagtakas ay kung by sea totoo, kung by sea talaga, posibleng sa isang daungan gamit ang isang malaking boat tulad ng yate or maliit na boat. Isa po yan sa pinag-aaralan po at tinitingnan po natin, Madam Chair. Salamat, Attorney Magno. Mga tanong naman sa Bureau of Immigration. Nasaan po si Sir Taga? Yes, Sir. Mr. Manahan.
Sir, well, last week, the president decided to sack your predecessor in what appears to be reasons motivated by the failure of the Bureau to detect the escape of Guo Huaping. In short, nasalisihan kayo. So, wag nyo na po sanang pagtakpa ng inyong ahensya. As I'm sure you know that there's value in the Senate knowing saan ba nagkulang at kung may kailangan tayong iwasto. So, magtapat po kayo, Mr. Manahan. Do we have, at this point, credible information of PI officials having been bribed to facilitate the escape of Guo Huaping? Magandang umaga po, Madam Chairperson, Your Honors, and members of this Honorable Committee. With regard to that question, Madam Chair, the BI is still undergoing its internal investigation, and rest assured po na after ma-finalize po any investigations or conclusions with regard to the investigation, we will submit to this committee. Again, ma'am, we hindi po namin madi-discredit na part of the investigation is also investigating our own personnel and our ports of entries and exits. So, yung as I mentioned last hearing, there's a possibility po na it's yung escape ay nangyari sa aircraft or sa sea vessels, but at this time nakatuon po kami sa sea path ng pag-escape po ng Guo siblings. So we will submit, ma'am, once ma-finalize po namin ang aming investigation po. Thank you, Mr. Salamat po. Although the committee has heard that earlier, and sabi nga dito sa giligo ni Senator Joel, ang tagal naman. Pero particular, meron po bang lumabas na balita mula sa intelligence community na may high BI official ay tumanggap ng 200 million pesos mula kay Guo Huaping? Ganong ka panipaniwala ang ganitong impormasyon? Madam Chair, dun sa amount po na 200 million na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero for with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or BI associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Kailan nyo na po mababalidate? Kasi nabanggit ko na po ito sa previous hearing at sinabi na rin po ng BI noon na iniimbestigan nyo na noon. As the soonest, Madam Chair. But when is the soonest, sir? If we have a validated information, Madam Chair, we will submit. Within several days? Yes, ma'am. Madam Chair. How many days po? 3 days? 1 week? I'm sorry, Madam Chair, but I cannot commit. I can only commit if there's a validated information, Madam Chair. Of course, I understand that. So within a few days? We will try, Madam Chairperson. Try your best. Itanong ko rin, before Senator Joel, itanong ko rin itong parehong tanong kay General Villanueva. Kapanipaniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning, Madam Chair. Actually, ma'am, we haven't confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Yes. Pero wala pa pong confirmation, ma'am, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But yun ang usap-usapan ngayon. They're still validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail na yon na 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mm-hmm. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount.
including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin ma-confirm yun, ma'am, kung kasi I'm outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal POGOs in the countryside or in the provinces. Ano pong alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Alright. Salamat, General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. General Takaka. So we've heard a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo or sa sariling intel directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions of pesos in di umano mga bribe amount sa mga matataas na official sa BI at ngayon nababanggit pati isang dating PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, so far po wala po kaming report with regards po kung may mga nasuhulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha. Yun. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institusyon na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Go Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas all the other agencies then said August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako na parang sa Senado pa umaasa ng intel ang ating intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier the PNP resource person in an earlier hearing also said may internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yon, especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization? Yes, ma'am. Yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So yun po yung naging information po namin coming from the Interpol po na nakuha po natin. So, then yung sa mga allegations po na is ongoing naman po, ma'am, yung aming investigation. Yes, sir. Pero more than a month ago na po yung August 14 na input ng Interpol. So really, I'm shocked. And PNP widow po ako, alam nyo naman. So may expectation ako sa national police natin. Well, thank you, General. But you know, PNP has to come back with more than that sa committee ito. Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation in aid of legislation, but patapos na rin po kami. Step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat, General Takaka. Before I recognize Senator Joel, balik lang, General Villanueva. You mentioned a former chief PNP. Mula sa intel nyo, anong klaseng tulong, aid o assistance ang pinrovide nung taong ito? I don't know the exact ma'am kung anong pinrovide na support. Basta yun lang naman na nabanggit sa amin, sir, but hindi pa na-confirm yan, ma'am, kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Yun lang po ang naririnig namin, sir, within the intelligence community, but I'm out of the loop po kasi lately, ma'am, hindi ko din ma-confirm yan, ma'am, kung ano. I understand, General, pero just to be clear, no, bahagi ng usap-usapan sa intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po?
Yes, ma'am, yan. Pero hindi ko din ma-ascertain yan, ma'am, kung kanino galing yung report, ma'am. It's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it right now. I even went to NICA last week, but there's no information about it, ma'am. Salamat, General. That's all well noted. Pero dun sa usap-usapan na vine-verify pa ng buong intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Go Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll ever since. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng daang milyong pisong suhol para makatakas ang isang Go Huaping. Even worse kung historically may monthly payroll. Attorney Magno, sa NBI po ba may ganyang mga angulo rin tinitignan ang bureau, yung suhol pati sa isang dating chief PNP at yung monthly payroll pati sa mga government officials? Madam Chair, lahat po yan ay tinitingnan po natin, but at this moment we cannot comment on the investigation and intelligence gathering that we are conducting since sa binubuo po naming pag-backtrack at pag-iimbestiga ay kasama po namin tinitingnan niya, Madam Chair. Salamat, Attorney Magno. Kanina nabanggit ni General Villanueva ang NICA. I think I heard we have a resource person here from NICA. Yes, sir? If you could come forward po. Does NICA have anything to tell us at this point? Kung may investigasyon din kayo sa angulo ng mataas na BI official, mataas na PNP official, ultimong dating PNP chief di umano, o sino mang current government officials na mga tumulong sa pagtakas ni Go Huaping. Nakapanumpa kayo kanina, sir. Ano po? Okay, salamat, sir. Yung pangalan po ninyo, sir? Magandang umaga po, Madam Chairperson. The Honorables. I am Director Ferlo Silvio po ng NICA. Katulad po ng sinabi ni Attorney Magno, tuloy-tuloy po yung aming investigasyon dito po sa Pilipinas at kasama po sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Malaysia, mm-hmm, and Indonesia. Generally po, I cannot give the specific progress. Pero may pagtuloy-tuloy na pag-uusap po ngayon ng aming liaison officers kasama po yung police attaches ng dalawang post, Malaysia at Indonesia. Mm. For now po, kung sakali po, I'm sorry, I cannot give a comment with regards to the new statement given by General Villanueva. Mm-hmm. Pero I rest assured po ang NICA magbibigay ng developments. Salamat po. Pero yung mga nababanggit ng mga posibleng personalidad at mga posisyong inokupahan nila dati o inookupahan ngayon, kasama po yon sa ongoing investigation ng NICA? O sa fact-finding ng NICA? Sa ngayon po ay priority po namin yon. Kung nakalagay po doon sa ibang mga agenda, i-priority po namin yon. Makakaaso po kayo, Mr. Madam Chairperson. Salamat. Madam Chair. Senator Joel. I'm being tempted to raise a point of order, but perhaps I will just ask if the committee was able to receive the request of this representation. If you recall, in the very, very, very first hearing, to ask the agencies of the government as to how they conduct yung pong case build-up, yung paano yung hypothesis nila, yung protocols nila, yung way of how they establish, Madam Chair, yung mga binabalangkas nila at sasabihin nilang ito na talaga yung validated information. Did we receive anything from
the different agencies of the government that we asked for, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Nare-recall po ng Chair iyan at iniugnay din sa tanong ng Chair sa mga ahensya, ano yung mga teoryan nyo ng pagtakas ni Go Hopping. Comsec, nakapagsumite na po ba yung ating mga ahensya nitong at least nabuo o nabubuo nilang kwento ng pagtakas na iyon? Madam Chair, I can see our Comsec saying wala ni isa pa rin na nagbibigay sa atin. Wala pa rin ni isa. Madam Chair, matatapos na tayo sa hearing na to. Correct. Wala pa rin na format lang and protocols papaano nila ginagampanan yung tungkol nila. Another thing, Madam Chair, that I'd like to raise. Before you raise the other point, Senator Joel, please, the government agencies present today, na sigurado ko lahat kayo ay nanduroon sa unang hearing na yon, please submit within the day what you have so far in the last more than a month since that request was made and the chair asked it from you. All right, please. Thank everyone. You. Thank you very much, Senator Madam Chair. Joel. And I can see our resource persons nodding their head. Let the record show that. Madam Chair, we also would like to find out if, statements of retired General Raul Villanueva about the PNP. Did we invite General Karamat, Madam Chair? Senator Joel, General Karamat is present. General, paki-lapit po kayo dito sa ating mesa. Thank you, Madam Chair. And one last thing that I'd like to say to the Bureau of Immigration, Sir, Your Honor. You know, we started deliberating and investigating POGO since 2016. I was the chair of the Labor Committee, and during that time, we were able to unearth yung pong pinakamalaking human trafficking doon sa Clark Air Base, 1,200 plus po yun. Kinumend pa po namin, natatanda ko si Senator Sherwin tsaka si Senator Nancy, kinumend pa namin yung Deputy Commissioner, and then a few days later, lumabas po yung video ng Deputy Commissioner nandun nanghihingi ng 50 million na cash. Nakita ho yun. At ngayon, I think nakakulong po sila si Deputy Commissioner Argosino at isa pang another Deputy Commissioner Robles. No? Madam Chair, hindi na tayo nabibigla kung even the highest police officer pwedeng maging involved dito. Kaya nga po sinabi natin the importance of this committee deliberation, dahil kung hindi po tutuldukan itong evils of POGO, hindi lang ho mayor ng Bamban ang kayang i-produce ng mga illegal activities ng POGO. I'm sure easily they can produce congresspersons, even senators, and someday probably a POGO-sponsored president. So I hope ang Bureau of Immigration would have the passion right now to clear your agency, sir. Kasi ang dami na ho, no? Dalawang commissioner na yan. Tapos ngayon, kakatanggal lang nung isang pinalitan po ninyo. Noong po nga time ng pinag-uusapan yung SWP, yung Special Working Permits, tayo din po, nilabas po natin yung dyan sa SM Aura na 5,000 lang yung babayaran mo, pati yung security guard, kasama dun sa mafia ng Bureau of Immigration. Siguro naman, marami na po kayong pinagdaanan, and sana matukoy po natin, no? Kasi otherwise, ang taong bayan, iba na magiging tingin o baka maging iba yung maging pananaw pag sinabing Bureau of Immigration. So sana po, but just one last question. You believe, sir, na meron po nasangkot na personnel ng Bureau of Immigration dito po sa pagtakas ni alias Alice Go? Sir Manahan. Thank you, Madam Chairperson, Your Honor. Sir, hindi ho natin maalis na wala hong kasangkot ang BI, pero as of this time, sir, I'm sorry, cannot still state with affirmation kung meron pong sangkot na taga BI. But rest assured, Your Honor, Madam Chairperson, na any accomplice or any involvement of any BI personnel, once ma-establish po namin na involved or may involvement, we will file a criminal and administrative case, and we will submit to this committee. Just want to put, I think, if I may, Senator Joel, I think, Sir Manahan, huwag tayo magsimula na i-concede na hindi natin matatanggal. Mag-aim po na linisin talaga yung bureau, no? As sinasabi po ni Senator Joel, filing cases is part of it, pero yung simulang simula ay yung vision nyo na malinis talaga na BI.
Yes, Madam Chairperson. Considering this case and moving forward, we will fully take note of the guidance of Senator Joel Villanueva. Thank you, Your Honor. Thank you, Madam Chair. No less than the Secretary himself of the Department of Justice made mention about it. So I'm very sure na meron pong part. Kung yung ngayon nga, first time ko lang ho narinig, pati PNP chief before or former PNP chief could be part of this. So almost sure po ako na may part ng BI dito. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. And General Villanueva, may narinig po ba kayong kahit sinong high-ranking army official na di umano sinuhula ni Go Huaping? Madam Chair, I don't have any information about the army officer. And what about General Karamat? May balita po ba kayo? Ano bang balita niyo tungkol sa dating hepe ng CIDG? I'm not really sure, sir, kung yun ang ma'am, kung yun ang narinig kong it. He is part of the information. Hindi ko masyadong sigurado, ma'am. Hindi, wala naman kaming formal communication with most of the intelligence officers. One or two lang nagbumanggit sa akin pero tungkol kay General Karamat. Yeah, no ma'am. Partly kay General Karamat. Hindi ma'am, yung information hindi parang may tinabi lang sila sa CIDG pero walang specific name na General Karamat, ma'am. So yung unit ng CIDG ang nababanggit ng ilan mga intelligence operatives. And nabanggit nyo rin po kanina yung monthly na payola. What about mga dating government officials o cabinet secretaries? Kasama po ba sila sa usap-usapan sa intelligence community? No information, ma'am. None, ma'am. Alright, salamat, Chair. General. Yes, SP Pro Tempore. Yung sinasabi nyo monthly payroll, mga pulis, alam nyo, unfair yata sa police organization o sa Philippine National Police in general. Siguro, pwede nyo nang pangalanan kung sino itong mga pulis na ano na under the monthly payroll. Kasi, I think it's unfair for the police organization. Kasi, syempre, we'll cast doubts on them. On all of them. Actually. Yeah. Madam Chair, actually, I don't have the name except there was some rumors in the intelligence community that a former chief PNP, that's only the information. Former chief PNP? Yes, sir. We don't have the exact name. Hindi niyo pwede pangalanan? I don't have the name, sir, kung sino talaga. Basta former chief PNP lang. Madam. Anyway, is that the gossip or? Huh? Anyway, that's why I said, sir, that the intelligence community are still verifying it. They have to confirm it yet. Okay, Madam Chair. Before you proceed, I would like to move that we invite the partner of Mayor Kalugay in the next hearing, since Mayor Kalugay mentioned that he has a partner who seems to be running the business interests of the mayor. And according to him, his partner is also the person mentioned by Mayor Kalugay who knows the buyer of Happy Penguin, yung Veronica Soriano. I so move, Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. Naisulat niyo na po ba, Mayor, yung pangalan nila sa papel? Opo, Madam. Okay, sabi mo na, our minority leader is requesting us, you to mention the name of your partner. How will we find out? Naisulat ko na po, Your Honor. Imbitahin naman, ba't hindi rin sabihin yung pangalan?
So sa susunod na pagdinig, imbitahin namin ang natin ang partner ni Mayor Kalugay para sumagot sa mga tanong ng mga senadora. Comsec, ibabalik ko po itong papel sa iyo. Madam Chair, and with the indulgence of our colleagues, Senator Joel. In the name of fairness, Madam Chair, we have here with us General Karamat, and I also agree with Senator Jinggoy. Ayaw ho natin madungisan yung pangalan ng ating kapulisan. Ayaw din nating mag just draw conclusion right away na merong ganito, merong ganyan. And we have heard a lot of rumors, etc. Pero this time, may mga affidavits, may mga na-interview po tayo na lumalabas yung pangalan ni General Karamat. And yung last hearing, lumabas din po yung pictures, etc. So in the name of fairness, perhaps Madam Chair, we can give a time and we let General Karamat also speak and defend himself. And at the same time, perhaps if he knows anything about all these rumors that even a former PNP chief is also part of this brouhaha, Your Honors, please. Senator Joel, may General Karamat, meron ba kayong gustong sabihin sa committee ito sa investigasyon namin? Madam Chairman and honorable members of this committee, good afternoon, sir. Sir, as for the information that there was an involvement of a former chief PNP, I haven't got any information regarding that on that matter, sir, ma'am. Your Honor, you are a police commander of PNP. Northern Luzon, when the time na nagkaroon po ng raid yung PAOK dito sa Zunyuan, is that correct, sir? No, Mr. Chair, I was in the criminal investigation and director of the CITG, Mr. Chair. Pero by that time po, may humingi ba sa inyong tulong or you heard about this raid, sir? Actually, when I was duly designated as the director of the CIDG, we raided Pogo in Banban, the first time that the Pogo in Banban was raided. Kayo po yung nasa Northern Luzon? No, no, hindi po, no Mr. Chair, lang. I was the director, Mr. Chair. Yeah, so when the time came na yung PAOK TF po ang nag-raid, wala na po kayo? I was still the director of the CIDG, Mr. Chair. Yes. Were you informed about it? No, sir. Did they ask help from you? Did you give any advice to PAOK? I was been on leave. That's the reason why maybe I was not informed of the second raid in the Pogo in Banban, Mr. Chair. Kailan niyo po nalaman, sir, na ni-raid na? After I arrived, sir. From vacation, Mr. Chair. So after you arrive, when was that? A day or two after? Immediately after my vacation, Mr. Chair. So when was that, sir? Is that the same day that they raided? Or I was still on leave when they conducted the raid, Mr. Chair. Opo, nung dumating na po kayo, mga ilang araw na po yun natapos yung raid? I think... Kahit estimate lang, sir. 3 to 4 days after the raid was conducted, Mr. Chair. And nagbigay ho kayo ng payo sa kanila because you said from the first raid, kasama ho kayo? Well, to be honest, Mr. Chair, I was upset why I was not informed. Okay. It was a slap on my face as the director of the CIDG. And they used my men in that raid and they didn't bother to inform me. So I was upset. But... I understand my men that they are just following orders from the chief PNP. So I helped them in their investigation. But even though, honestly, I was upset and I confronted the chief PNP why he didn't inform me of that raid. So Who was the chief PNP? General Acorda then, Mr. Chair, sir. You said you were upset. You claimed that it was a slap on your face. Pero nagbigay tulong pa rin po kayo. Is that correct? Anong tulong po yung binigay ninyo? I directed all my investigators to assist
in filing the case against that in that Pogo operation. Sir, sabi niyo slap in your face because your men actually, yung mga tao po ninyo, yung kasamang nag-rig. Pero ang pagkakaalam ko po, Madam Chair, ang CIDG NCR po ang tumulong sa PAOK, hindi yung sa regional. Is that correct? CIDG NCR is still under my command, yes, Mr. Chair. But Jeter. Not from the central zone. Yes, Mr. Chair. Oh, and this happened under your nose, so hindi niyo po alam ito when it happened? I don't know the wisdom of the chief PNP and the PAOK why they didn't inform me on during that operation. Maybe because I am on leave, Mr. Chair. Maybe you're on leave or maybe your honor, Madam Chair, it is because meron pong pangamba sa inyo that you are part of this. Is that something that you thought about, sir? I talk to the then former chief PNP that if he doesn't trust me, I will he could immediately relieve me from the as director of the CIDG. I confronted the former chief PNP, kung wala ka nang tiwala sa akin, alisin mo na ako. And when you confronted him, did he mention na kaya hindi ka in-inform is because you might be part of this? Hindi na, ang sabi niya lang, nawala sa isip niya dahil nasa live ka naman. So, hindi ko na alam kung sabi niya, sir. Sir, ano yung connection po ninyo? Kasi last time pinakita yung picture niyo with JP Samson. Anong connection niyo po sa kanya? Magkaibigan po kayo? Actually, JP Samson, nung unang tinanong yan sa akin sa Kongreso, hindi ko matandaan yung pangalan. But when the pinakita yung picture sa screen, I remember him, and then pinakilala lang sa akin as GP Taba or GP Baliwag kasi siya po yung may-ari ng Baliwag Litson, and that was the first time I saw him, Mr. Chair. So hindi yung kayo matagal nang magkakilala, wala kayong pinagsamahan na anumang perhaps business interest or anything, sir? No, Mr. Chair, that was the first time I saw that guy, Mr. Chair. Sir, may mga last na lang po, Madam Chair, no? May mga binanggit before na when it comes to issuing a search warrant, merong advice from PAOK, from CIDG, I don't know who it is, advise them not to apply for a search warrant to raid Zone U1 Pogo in Bamban. Are you aware of this, sir? I do not, I'm not aware of that information, sir. You will never advise anyone, specifically PAOK, not to apply for a search warrant in Zone U1, Your Honor. Just for the record. Wala pong ganyan, sir, at hindi ko po under ang PAOK. So, ang director ng CIDG have no power or no reason to dictate. Yes, that's why my question is, yes, there is no advice whatsoever coming from your... That's correct, Mr. Chairman. Thank you, Madam Chair. And perhaps we'll ask PAOK later on, yes, during my time. Thank you. Salamat, Senator Joel. Yes, gusto ko lang ipaalala na pagkatapos ng chair, ito po yung flow na susundan natin. So pagkatapos ko, si SP Pro Tempore, Majority Leader, Senator Sherwin, Senator Joel, and okay, wala na si Sen Minority. All right. General Karamat, gaano po kayo ka-close kay Mayor Kalugay at gaano katagal na po kayo magkakilala? Mayor Dong Kalugay was a former policeman, and yes, we were assigned in the same police provincial office in Lingayen, Pangasinan. And hindi pa yan, Mayor, kakilala ko na po, Mr. Chair. Ganong katagal na po? Ilang taon na? Mga 10 years, I think, or maybe more, Mr. Chair. So higit pa po sa isang dekada? Yes, Mr. Chair. All right po.